Nagpatuloy ang kwento kung saan tinatanggal na ni Tommy ang balat ng Blue Moon Corn. Nilagay niya ito sa lutuan upang gawing curry at pinakuluan ito sa apoy. Sinabi ni Tommy na, nice, dumating na din ang oras para magamit ko yung caldero na dinala ni Mooning nung nakaraan. Dahil daw dito ay mas mapapasarap niya pa ang mga pagkain. Papatuyuin ko din ang mga corn leaves para gawing tea. Dahil dito ay madedagdagan ulit ako ng pwede mainom dito sa cave. Dumating ang mga tropang rabbits, binati niya sila ng good morning. Tinanong ni Tommy kung kamusta naman daw ang mga babies. At sumenyas naman si Roger Rabbit Paturo sa kanilang bahay. Nandoon pa daw ang mga babies kasama ng kanilang nanay. Pinakita ni Tommy sa kanila ang mga na-harvest na Blue Moon Cherry Tomatoes. At sinabi niya din na, nakakuha din tayo ng Blue Moon Corn at pinapakuluan ko siya ngayon. Paghati-hati yan natin mamaya. Lumapit naman bigla si Roger Rabbit habang hawak-hawak ang Blue Moon Cherry Tomatoes. Na-realize naman agad ni Tommy ang kanyang sinasabi na ayos na daw saka nila ang Blue Moon Cherry Tomatoes at kahit kay Tommy na lang ang Blue Moon Corn. Pinuri ni Tommy si Roger at pinasalamatan dahil sobrang thoughtful nito. Ngunit kita naman natin ang pag-inis ng ibang rabbits. Suntukan na lahat! Sinabi ni Tommy na, kaso hindi niya naman daw kayang kainin yun lahat mag-isa, kaya naman kumain na muna sila ng breakfast, mag-harvest ng corn, at kumain mamaya ng dinner ng sabay-sabay. Habang nangyayari yun ay pinakita din sa atin ang mga honeybees na kumakain ng nectar sa farm. Binuksan na ni Tommy ang caldero kung saan pinapakuluan ang mais at pagkakita niya palang dito ay alam niya na agad ng napakasarap nito. At dahil isa daw yung D-grade na crop, na may Blue Moon Energy pa, ine-expect ni Tommy na mas masarap ito sa normal na mais. Sumigaw si Tommy ng kainan na. Makikita naman natin ang tropang mga rabbits na naghahanda na para kumain. Pero ang tindi talaga ni Chubby Boy Rabbit, kakasimula pa lang ubos na agad. Tuwang-tuwa ang mga tropa sa kainan at talaga namang nasarapan silang lahat doon. Pero hindi muna kinain ni Roger Rabbit ang sa kanya dahil sabay daw nilang kakainin yun sa bahay nila kasama ang kanyang mahal na asawa. Napaka-beauting asawa naman ito ni Roger. Hindi na din nakapagpigil pa si Tommy at tinikman niya na ang Blue Moon Corn. Sa unang kagat pa lang ay nanginig na agad ang kanyang kaluluwa sa sarap. Manamis na miss daw ang lasa at bawat butil ng mais ay siksik sa lasa. Pasarap pa daw ito ng pasarap pag ninuyamo ng mabuti. Hindi niya daw mapigilan ang kanyang bibig sa pagngata. Kita naman natin na curious na din ang ibang mga rabbits doon. Walang hiya ka talaga Tommy, sabi mo paghahatian nyo yan kaso kinain mo lang din pala mag-isa. Magaling kang kupal ka! Matapos lamang ang ilang sandali ay naubos na agad ni Tommy ang mais, at kasabay noon ay tumaas ang kanyang stamina permanently. Tinapon niya na din ang kalat sa apoy. Pagkatapos noon ay niyaya na ni Tommy ang mga rabbits upang mag-harvest ng corn. Excited na din sila para doon. Tinignan ni Tommy ang mga corn plants at sinabing ready na ang mga ito upang ma-harvest. Mabilis siyang pumitas ito at dahil doon ay nakatanggap siya ng mga experience points. Na-curious din siya kung ano ba ang effects ng corn na yon. Tinignan niya ito at nakita niya na bukod sa nagtatanggal ito ng 20 grams ng fat, ay nagbibigay din ito ng skin elasticity upang mapaganda lalo ang balat. Sinabi ni Tommy na, skin elasticity? Siguradong magugustuhan ito ng nanay ko kasi nagpapaganda ng balat. Magpapadala ako ng news sa pamilya ko sa susunod. Magpadala din kaya ako ng mga crops, ano sa tingin nyo? Nginitian lang siya ng mga rabbits. Habang nag-harvest ay nakabalik na din ang cave sina Bear Brand at Winnie the Pooh. Umakyat agad si Tommy at tinanong sila kung mabuti ba ang kalagayan nila at kung hindi pa sila nasaktan kagabi habang may Blue Moon. Hindi ko na lang din alam kung ano sinabi kasi Kuang lang yung reply. Ha? Binigyan naman agad ni Tommy si Bear Brand ng honey dahil sigurado daw siya na nahirapan ito kasi hindi siya nakakain kahapon gawa ng Blue Moon. Tuwang-tuwa naman ang baby Demulag Oso dahil doon. Sinabihan din ni Tommy si Winnie na dadalhan niya ito ng roasted fish mamaya, napangiti naman siya doon.
Ilan pang sandali ay lumabas na din ng tower ang bagong gising na Moon-in at halatang may muta pa sa mga mata. Aalis na daw siya upang magbenta. Sinabi ni Tommy na, "Ha? Matulog ka na lang muna Moon-in." "Meow, ano ka ba naman Tommy? Hindi ko pwedeng sayangin ang oras ko sa pagtulog kasi sales cat ako meow. Magtatrabaho na ako, ako ang professional sa lahat ng mga professionals meow. Kilalanin mo maigi kung sino ang kausap mo." "Aba aba aba, nagkaka sales cat mindset ka na Moon-in. Meow, pwede mo ba ako ihatid sa Wandering Merchant Passage? Tara na." Kinagat naman siya bigla ni Bear Brand sa kanyang kapa, at kinarga niya na ito papunta doon sa Merchant Passage. Wala na namang palag ang Moon-in natin. So bago pa bumalik si Bear Brand sa paghatid kay Moon-in, ayusin na ba natin itong field na nasira? Pinakita naman sa atin ang base ng mga cow monsters at sila ay nagtipon-tipon. Nagalit ang captain at posse ganyang sinasabi na, "Ano ba ang pinaggagawa ninyo sa buhay nyo? Sinabi ko magdala kayo ng mga makakain natin, eh bakit naman puro putik lang dinala ninyo? Pero captain, matagal na panahon na noong huling makakita kami ng mga damo sa teritoryo natin. Kahit pahalungkatin namin ang buong lupain, wala na kaming mababalik kundi mga putik." Napanghinaan naman ang loob ang boss at napaupo sa kanyang upuan, ay putik naman talaga na yan in son. "Bakit ba ito nangyayari sa amin?" Inalala niya ang mga nakaraan kung saan punong-puno ang lugar ng mga high-quality premium grass. Kahit saan ka tumingin sa paligid ay meron nito. Nalaman natin sa storya na ang kanilang race pala ang mga strongest monsters sa Black Tower, sila ang mga Black Minotaurs. At ang task nila ay bantayan ang waypoint area ng 99th floor. Kung hindi daw nila papalitan ang energy na nawawala tuwing may dumadating na blue moon ay mababawasan ang kanilang mga muscles, kaya naman ipinag-utos ng Ox King sa kanyang mga tauhan na libutin ang buong area at kainin ang mga grass tuwing may blue moon. Subalit dahil malaki ang race ng mga monsters na ito, at silang lahat ay malalakas kumain. Kaya naman hindi kinayang makakeep up ng pagtubo ng grass sa rate ng kanilang pagkain. Sa huli ay naging barren wasteland na ang 99th floor kung saan kahit konting mga damo ay wala nang tumutubo. Naisip ng boss na mukhang hindi daw maganda ang pag-develop ng muscles ng mga bagong panganak na mga minotaurs. Upang ma-maintain ang kanilang pambihirang lakas bilang ang Great Minotaur Warriors, kailangan daw nilang makakain ng high-quality grass. Kinausap niya ulit ang kanyang mga tauhan at posiga na sinabing, "Nasaan na naman si Ox 3? Baka pumasok na naman siya sa ibang territory at hindi makabalik." Bigla naman dumating ang sinasabing Ox 3 at nag-sorry ito sa pagdating ng late. Nung natapos daw ang blue moon at pagbukas niya ng kanyang mga mata ay napunta na pala siya sa malayo. Okay lang naman daw basta ba ay nakabalik siya ng ligtas. Bigla naman may napansin ang boss at nanlaki ang kanyang mata. Dali-dali siyang lumapit kay Ox 3 na parabang nagagalit. Kitang-kita naman ang pagkabahala ni Ox 3 dahil doon at tinanong niya kung ano ba ang problema. Tinanong siya ng boss na, "Ox 3, ano yung nasa ulo mo? Ano yung delicious at sweet smelling na bagay na nasa sungay mo?" Napatingin naman doon si Ox 3 nang may pagtataka. Ang nakasabit pala sa sungay niya ay isang kamote at hindi nila alam kung ano yon. Bumalik naman tayo sa tower manager at makikita natin na nagkamalay na. Sinabi niyang, "Ano nangyari sa akin? Nahimete ba ako? Akala ko pa naman magiging maganda ang epekto sa akin." Pagbango niya ay tumama agad siya sa kanyang chandelier. "Aray ko naman, bakit ba kasi ang baba ng pagkakalagay dito sa chandelier?" Tumingin siya sa baba at napansin niya na parang ang layo na ng crystal ball sa kanya. Dinampot niya ito at sinabing, "Mukhang hindi naman pala mababa ang chandelier, parang lumaki lang yata ako." Grabe, naging giant ang ating Black Dragon Tower Manager, ito na kaya ang effect ng Blue Moon Cherry Tomatoes. Gumaling na kaya siya sa kanyang sakit? Malalaman natin yan sa susunod. Kung gusto niyo din mapanood ng mas maaga ang mga latest videos plus other perks, maaari kayong mag-join as Senpai tier members.
malaking tulong din ito sa aming patuloy na paggawa